kamakailan, no? April 9, 2022, sa isang the president's chat room, ha, na ginagastusan ng Malacañang, na ang nagsasalita lagi diyan ay si Digong nyo, ha? At siya nag-i-interview. Panayampuri niya eh, ha? Dito sa federalismo ng dugong dakilang samahan. Lintik itong mga pangalan nito, hindi na uso ito eh. Ha? Ito yung mga sinaunang mga ano eh, pangalan ng organisasyon. Mga kaibigan, federalismo ng dugong dakilang samahan. Dakilang samahan saan? Sa corruption? Oh. Ano sabi ni Digong nyo? Isa ako sa nag-udyok sa'yo na tumakbo pagka-senador. Kasi ang nakita ko, isa kang crusader noon pa. Crusader daw. Mga, nawala ka pang ambisyon. You'd always insist being on the right side. Eh kung nasa right side yan, di mo kasama yan. Di ba? Hindi mo nakasama yan. At least, halimbawa, sa umpisa, kasama. Eh pero, nakita na yung, hindi ka naman right, wrong ka. Di ba? Nasa wrong side ka. Aba, eh, doon pa siya lalo kasama eh. Mga kaibigan eh. Ha? You have always insisted na ano yung tama. Hindi tama. Eh, yung pumwesto lang siya, hindi tama eh. Bakit? Eh, ano na ito eh? Disqualified ito eh. Perpetual, habang buhay. From holding any public office. Ha? Dinisqualify siya at saka yung mahigit 500 kasama siya ron. Mga kaibigan, na mga kung sino-sino na tumakbo o kumakandidato. Oh, ano sabi pa? Pag-usapan natin. Ha? Tama, yun ang palagi mong itinutulak sa ating mga meetings. Talaga sinungaling itong mga taong ito, naglolokohan eh, no? Wala na tayong magagawa eh. Mga kaibigan eh, meron din naman kasing kasabihan kung sino ang nakaupo sa gobyerno, yun ang nababagay sa taong bayan. Yun ang nababagay, mga kaibigan. Oh, kita ninyo ngayon eh, ang gasolina raw eh, magiging 100 piso. Ba? Eh gawin ng 1,000 piso. Hanggang ngayon, walang ginagawa gobyerno. Yung ayuda ng mga tsuper, mga kaibigan, hindi naman binigay. Oh, ha? Ayaw pa rin tanggalin yung bat eh. Siyempre, kakampi ng mayaman eh. Di ba? Nung una eh, mahirap daw. Yung pala, mahirap intindihin itong taong ito. Mahirap pagkatiwalaan. Oh, you are a crusader. Tinawag pang crusader sequence eh. Si Belica, paano naging crusader yan? Paano naging crusader yan? At kailan? Di ba? Ikaw yung pinakabata at ikaw yung pinakamay alam sa gobyerno. Ano? Alam? Eh kung alam niyan eh, kung maraming alam sa gobyerno yan, hindi niya sisingilin ng bayad sa Xerox copy yung mga empleyado ng duty free shop na naghain ng reklamo sa kanyang tanggapan. Oh, di ba? Dininounce siya ng mga empleyado, sinisingil sila bawat kopya, eh 1,000 piso, hindi ako nagkakamali. And you have piled so many cases. Dinan mo mga, binubola yung sarili nila eh. Nagsampa raw ng katakot-takot na kaso ito laban sa mga nasa gobyerno na sangkot sa korupsyon. Wala naman kayong gano'n na karaming kaso. Eh, naabsuelto nga lahat eh. Sinampahan niya ba ng kaso si Cesar Montano? Si Juan Dateo? Sino? Ha? At marami pang iba.
Oh, yung parmali, kinasuhan niya ba yun? Mga kaibigan? Hindi. Ay sabi ko nga sa inyo, yung parmali, kulangot lang yun. Kung ikukumpara nyo sa nawalang pera dito sa administrasyong ito, na nagbaon sa atin sa utang, yan ay ipaliwanag nila, mga kaibigan. Hindi nila maipaliwanag eh. Saan napunta mga pere? Without a doubt, ha? O walang pagdududa, ayon dito sa balita na si Digong nyo ay pinapaboran si Belica. But then he clearly had no idea that, pero wala raw idea, ha? By election rules, his candidate is no paragon of virtue. Oh, mga kaibigan, ha? While the Constitution allows Belica and all Filipino citizens of age to vote and be voted, Belica may not be able to assume his post as senator in the remote possibility that he wins on May 9. Ang sabi dito, habang sa konstitusyon ay pinapayagan si Belica at ang lahat ng mga mamamayang Pilipino na nasa tamang edad na bumoto at maiboto, si Belica anya ay maaring hindi makaganap ng kanyang posisyon bilang senator, ha, sa napakalayong posibilidad na siya'y manalo sa Mayo 9 sa kabila dahil sa kanyang poor ranking in the surveys. Yan. Itong si Belica ay kabilang ho sa 545 na politicians at kandidato sa nakaraan at kasalukuyan na ang Commission on Election ay isinama sa listahan for perpetual disqualification from holding public office. Oh, bakit? Katulad ng iba, ha, na nasa listahan ng disqualified ng COMELEC, si Belica ay hindi daw, mga kaibigan, naghain ng kanyang o nagsumite ng kanyang statement of contribution and expenditures o SOSE. Ito yung sinasubmit, mga kaibigan, ang deadline nito ay 30 araw pagkatapos ng mismong araw ng halalan. Oh, mga kaibigan, isang buwan o 30 days, hindi naman sinasabing 1 month eh. May malaki pagkakaiba nun. Yung 30 days, maaring may isang buwan yun, pero hindi sinasabing 1 month eh. Ang sinasabi 30 days. Oh, itong SOSE o Statement of Contribution o Contributions and Expenditures, ito yung katulad ng sinabmit ni Isko Moreno nung siya ay kumandidatong senador noong 2016, kaya nalaman na marami palang nag-contribute sa kanya. Ha. Pero isinubi niya. Ano ba, kamag-anak ba ito ni Subiri? Mga kaibigan, si Miguel Subiri, ha? Siguro. Si Belica ay tumakbo pero natalo noong 2013 at 2016. Siya po ay isang beses na halal na konsuhol, konsihal sa 6th District ng Maynila 2004 to 2007. Isang pwesto na minsan na ring inukupahan ng kanyang tatay.
Ha? Ah, ayan po. Ibig sabihin, kung disqualified ka, eh bakit ka nalagay sa gobyerno? Di ba? Ba't ka na sa gobyerno? Di ba panloloko yan? Oh, eh itong Comelecan tunggak eh. Mga kaibigan eh, hindi pinatutupad ang batas. Di ba? O isa sa mga kumandidato nito nakaraang eleksyon, talo. Si Pichay, mga kaibigan. Si Pichay convicted yan eh. Affirmed ng Supreme Court yung conviction niya. Ha? Mga kaibigan, nung siya ay administrator sa kaso na noong siya ay administrator ng luwa ng local water utilities, ha? Mga kaibigan, isa pa ang disqualified din pala itong si Sergio Usmeña III, ha? Na tumakbo noong 1995 hanggang 2007. Mula 2010 hanggang 2016, tumakbong independent 2016 and 2019 pero natalo sa parehong eleksyon dahil sa hindi rin po pagsusumite ng sose. Oh, marami pang kasama rito. Ilan sa mga nasa listahan, ito si anak ni ano ni dating Mayor Mel Matay, si Chuck Matay. Ayan po mga kaibigan. Si Chuck Matay, tatay naman nito nung Maki Matay. Deport na tumakbo sa Sangguniang Panlunsod bilang miyembro ng San Juan City nung May 9. Oh. Kandidato ito ng padapa. Disqualified. Kandidato ng administrasyon. Pwede pala yun. Ha? Si Juan, si Belike. Disqualified. Pero pwedeng pumuesto. Ibig sabihin ng disqualified ka, pag dinisqualify ka, perpetual yun eh. Hindi ka pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno, hindi lang yung hindi ka pwedeng kumandidato, hindi. Hindi ka rin pwedeng humawak, disqualified from holding any public office. Oh, kahit anong posisyon sa gobyerno, hindi ka pwede. Eh, pero sila pwede. Oh, nasaan ang parusa rito? At sino parurusahan mo rito? Yung inappoint at nag-appoint, dapat, di ba? Eh, Susmar Joseph, ano itong mga ito? Walang clearance? Ha? Dapat pala, pagka nag-a-appoint ka ngayon, na para malaman mo kung ito'y may disqualification o wala, hingi ka pa ng clearance sa COMELEC. Bakit hindi nyo ginagawa requirement yan? Kung ano-ano pinagkakabalaan itong COMELEC na ito eh. Mga kaibigan eh. Nakakaawa naman kayo, wala kayong ginagawa lagi. Ha? Ang lalaki ng sweldo ninyo pero wala kayong ginagawa, mga damuho kayo, ha? Puro kayuhin. Ito isa pang disqualified, mga kaibigan. Itong Mario Pakursa Marcos, isang volunteer ng UNITIM. Ha? Na ipinakikilala sa online bilang President Director ng PT Philippines Anti-Burial Indonesia na kamakailan ay nakipag sapakatan dito kay Gadya Mada o sa Gadya Mada University para mag-develop daw ng anti-viral medication laban sa COVID. Ito'y tumakbo para bilang congressman for the 2nd District of Albay noong 2019. Oh, sino pa? Bah,
Itong isa, ang pangalan ho, Regina Aquino Aspiras. Eh kung di ako nagkakamali, dati kong ka-Facebook ito eh. Nagtataka ako bakit biglang binlock ako eh. Ito yung nilalakad sa akin si Pacquiao. Ha? Mga kaibigan, ang pangalan niya sa social media, Gina. Eh kaya pala hindi niya nilalagay ang pangalan niya kasi disqualified pala siya eh. Oh, ito raw ay apo ni dating Tourism Minister Jose Aspiras. Itong si Regina Aquino Aspiras ay tumakbo pero natalo na maging konsihal ng Maynila, 6th District of Manila noong 2010 bilang kandidato ng Nationalist People's Coalition. Kung di ako nagkakamali, sa ilalim noon ni General Abilino Rason sila kumandidato na si Isko rin ang nagpa-organize, ang organizer at humawak ng TikTok. Ha? Hindi TikTok ha, TikTok. Mga kaibigan, iba yung TikTok sa TikTok. Mga kaibigan, ewan ko lang kung si Isko ay magsusumiti pa ng kanyang sose. Para malaman natin magkano ang naipon ni Isko na pangkampanya nitong nakaraang eleksyon. Ano po mga kaibigan? Dahil kumakalat naman ang isang litrato sa social media, ewan ko kung bumili, may motor eh. Sa harap niya eh. Yung Harley Davidson eh. Ha? Mga kaibigan. Eh bagay na bagay sana sa kanila yun ni Kwa, no? Eh pakitignan mo nga kung nakasaksak yung charger dahil bagay na bagay sa kanila yun ni Honey. Hindi gumagana yung ano? Yung sa aking charger nandiyan dyan eh. Ewan ko bakit pinagpipilitang laging kunin, hindi binabalik ng nanghihiram. Ngayon, mga kaibigan, asan ba ako? Kiisko, di ba? O kailan magsasubmit si Isko kaya ng sose? Tanungin ninyo kung magkano ang nalikom ni Isko, ha? At sino-sino ang nagbigay, mga kaibigan. Ewan natin kung magdideklara pa yan, di ba? Kasi may motor, ewan ko kung binili yun. Wala naman sinasabi. Nakita ko lang litrato. Niwala akong caption na nakita eh. Mga kaibigan. Pero bagay sa kanya yun eh. Lalo na pag nakaangkas si ano, si Honey Lacuna ron para silang riding in tandem. Bueno, mga kaibigan, ano na ho ito? Itong batas naman na ito ng COMELEC, in fairness dun sa mga na-disqualify. Anong klaseng batas yan? Yan lang ba kaya ninyong ipatupad na batas? Ang daming grounds for disqualification. Yun namang disqualified, ayaw naman nila i-disqualify. Pinatatakbo. Di ba? Si Bongbong Marcos kinwestiyon pero pinatakbo nyo eh. Oh, pagkatapos eh, ang dami pala niyan. Mga kaibigan, disqualified pero hinayaan ninyo, nakapag-file din ng certificate of candidacy si anong pangalan noon? Belhika. Hindi ba? Nakapangampanya pa eh. Oh, nag-fundraising pa raw yan sa customs eh. Mga kaibigan eh. Mga kaibigan ha, nagpaalam daw kay Digong nyo para makalikom ng pera sa Bureau of Customs. Nagtataka naman ako, bakit si Erwin Tolpo inilagay sa DSWD? Ha? Dapat ilagay niya sa custom para mabusog na sila ng gusto eh.
Eh, nagpapanggap pa kayo eh. Di ba? Dapat customs na para maging private property na nila yung Bureau of Customs. Perpetual disqualified, habang buhay na diskwalipikado na makatakbo, pinatatakbo ng COMELEC. Ha? Yun ang sinasabi natin eh. Sino magpaparusa sa kanila, sa COMELEC? Eh? Eh sila na, sila ang gumagawa ng kasalanan. Kasalanan nila yan eh. Mga kaibigan eh. Oh. Ang paborito nilang gawin, magparusa. Hanapan ng butas yung hindi kasang-ayon. Kung kanino sila nagsisip-sip, hindi kasang-ayon nun, mga kaibigan. At hindi kasang-ayon ng gusto nilang ilabas na resulta. Di ba? Oh, mga kaibigan. Eh pero yun, oh, ang liliwanag niya, no? Nakatakbo si Belica, disqualified. Nakatakbo si Pichay, disqualified. Ano pa gusto ninyo? Ano pa hinahanap nitong COMELEC na ito? Kaya yun ang sinasabi natin. Dapat baguhin niya ni, bunutan mo ng pangil. Ha? Yang COMELEC, ha? Putulan mo na ng sungay yan. Masyado nang mahaba at sanga-sanga ang mga sungay niyan. Mga kaibigan. Oh, ang dapat diyan gawin mong tagabilang ng boto at magtayo. Ha? Kung saan idudulog ang mga protesta, hindi sa kanila. Bakit? Eh sila gumagawa eh. Di ba? Halimbawa, oh, hindi qualified ang kandidato, pinroklaman nila eh. Oh, pinanalo nila, sabi nila, ito nanalo. Oh, di ba sila nagsasabi nun? Sila rin na magpoproklama. Oh, pagkatapos eh, may protesta yun, ha? Oh, nakaupo dahil pinroklaman nila eh. Sa bandang huli, ano, disqualified pala pagka yung kaso dinulog mo sa Korte Suprema, ilang beses nang nabaliktad ang mga kaso. Ha? Oh, pero nakaupo, pinaupo nila yung pinrotesta, mga kaibigan. Oh, sino didemanda mo ngayon? Sino dapat managot? Ang pagpapabaya, pag-aabuso sa tungkulin sa gobyerno, dapat lahat ay merong katumbas na pananagutan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Laging kapos sa budget, ako ay nabubwisit. Shit!
magdasal tayo, pangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huling mga adik sa pera. Gahaman sa kwarta, tigilan nyo na ang mag-chiting, chiting. Bakit kayo na ay buking, buking? Huwag ganit sa pera, baka kayo makarma. Ganit sa pera.